Good morning! Guys, eto na. Makatotohanan na to. Let's see. Oh my God. So guys, look at this! Good morning! Ay, makatotohanan na nga po ang ganap. Eto na, puting-puti na nga po ang daan dito sa amin sa Toronto. Ayan guys, so di ba ang ganda? Sino ba naman hindi makakagusto sa gantong klaseng ay, sobrang ganda. Natutuwa na naman ako. Guys, kasi kapag nag-i-snow, sobrang natutuwa ako. Alam ko, ang daming kukontra sa akin, pero sobrang nagagandahan talaga ako kasi sobrang puti niya. Ah, tingnan nyo. Ay, grabe. Madulas nga lang talaga. Kaya kailangan mag-iingat kayo. Tapos, alam nyo, dito ako sa daan dumaan kasi natatakot ako kasi hindi pa kasi nakashovel yung ano, yung daan. Tingnan mo naman kung gaano kaganda yan. Diba? Oh my God, lahat sila tulog pa. Tapos ako, eto naglalakad na. Ay, may nakashovel na. Ha? Kami isa na nakashovel. Diba? Ang ganda. Excited ako para sa pamangkin ko kasi alam ko magugustuhan niya to. Hindi naman malamig. Guys, kapag nag-i-snow, hindi talaga malamig. Pero, kapag natapos yung snow yun, dun ko nararamdaman yung lamig. Pero yung ganito, ayan, wala pa akong gloves. So, super love ko kasi to. Dito ako nagkakaroon ng good vibes. Yung masaya lang. Kahit madulas. Pero ayoko namang madulas. Ayan lang. Ang gano'n, oh, di ba? Pinag-shovel na nila ako. Dito sa Canada, kailangan isi-shovel mo yung tapat ng bahay mo. Kapag may nadulas, pwede kang i-demanda. Ayan. So, kaya kailangan, mag-iingat tayo. Tapos yung iba, nakikita nyo, may mga nag, ano, saboy na ng asin kasi para daw hindi manatili yung snow. Parang gano'n ata pagkakaintindi ko. Guys, yan yung gano'n, di ba? Ay, ang buhay namin dito sa Canada. Totoo nga, malamig nga pala dito sa Canada. Kaya naman tayo mag-iingat. Sa mga nandito sa Toronto, eto na ang ating hinihintay. Dumating na siya, hindi na po talaga siya nagpapigil, di ba? So, ayan. Meron nang nakatapak sa anong snow. Natirata, gusto ko ako unang tatapak. Kasi nga, maaga yung work ko. Ako yung tumatapak. So, tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Sobrang ganda, diba? Ay! Ah, dito hindi masyado. Okay. Masiguro nagsaboy na ng asin sa school. So, guys, itong dinadaanan ko kasi school to. So, for sure, nagsaboy na sila ng asin. Kaya medyo tunog na. Ganda. Diba parang desierto? Tapos ako lang yung nadaan. Ah, nagsaboy na nga sila ng asin. Ayan eh, guys, yun ninyo. Mapapansin nyo, may mga butas-butas siya. So, yun yung mga nakaano ng asin. Nakasaboy. Ayan ah. Yeah. Sana, ayun ang basko, ayun. Ayun oh, naiiwan ka ba vlog? Hindi naman tayo pwede tumakbo kasi madulas do. So okay lang malate kaysa naman madulas tayo. Pero syempre dapat papasok tayo. Alis tayo ng bahay na mas maaga. So ayan. Oh, oh dito makapal na. Oh, doon lang kasi sa school side. Tapos ito sa may simbahan. Medyo hindi rin ano, makapal. Yun lang makapal. Ano? So, yun lang. Gusto ko lang ikwento sa inyo. Oo, naka-zoom pala. Ayan, tuloy. Ay. Tuloy. So, guys, ito yung sinasabi nila na kailangan may car ka dito sa Canada. Kasi, tignan nyo naman kapag may snow, dyan ka, mag-aantay ka ng bus. Sa bus stop, punong-puno ng yelo. Ayan, so, ito yung sinasabi nila kapag wala kang car.
Pero dahil nga si Joycey, ang inyong lingkod. Ah, ayan, teka lang. Ngayon, eto, nag-shovel siya lang. Ayan. Mag-aantay ka dito. Pero sa bus stop naman na ito ay wala namang shovel. So, dito ka siyempre sa loob. Pero sa labas, tapos madelay yung bus mo, or malate ka ng dating, naiwan ka ng bus, ayan ang mangyayari sa'yo. Ito yung tinatawag na mag-aantay ka sa kalagitnaan ng snow. Yan, di ba? So, ito po yung aking pinag-iintayan ng bus. So, pagdating na naman yung bus ko, thank you Lord. Pero again, dito tayo sa loob para naman hindi masyadong malamig. By the way, nakaboots na nga pala ako. Ayan. Pang-snow nga pala yan. Snow boots yan. So, ito ang kailangan natin para tayo ay hindi pasukin ng lamig. Pero hindi pa sapat yan. Malamig pa rin. So, tingnan nyo ako. So, eto na nga po ako. Hindi pa rin ako nakabonet. At guess what, guys? Basa pa yung buho ko kasi naliligo ako sa umaga. Ito yung problema sa akin. Ayun yung gusto ko nang iwasan pero hindi ko magawa. So, ayan, laging basa yung buho ko. Tapos, gantong kalamig. So, hindi maganda. Huwag gagayahin ang inyong lingkod. Yun lang, bye. Ito na, Pasko. Hello guys, gusto ko lang pong i-share sa inyo. Itong mga nakikita niyo pong yan, yan po ang tinatawag nilang salt. So, nilalagay nila yan kapag mag-i-snow para daw hindi manatili yung snow sa daan at saka para daw hindi madulas. Ayan, no? Para yung daan ay clear. So, naglalagay sila ng salt sa daan. So, ganyan po yung inilalagay nila. Natatandaan nyo ba nung tayo ay nung mga bata tayo, may mga nagtitinda ng dirty ice cream, pero may nakikita tayong salt dun sa gilid ng ano, nung yelo nung ice cream, pero bakit hindi siya natutunaw? Pero this one kasi, ito natutunaw. Kasi, siguro ito ay merong ano, meron siyang gamot. Ayan. So, gusto ko lang i-share sa inyo ang dagdag kaalaman sa mga hindi naman nakakaalam pa. Pero dahil sa mga kaibigan natin dito na nakakaranas ng isa sa kanilang bansa na kung saan man sila. So, ayan. Gusto ko lang i-share lang talaga. Kaya ko sinabi ito. So, ayan. Ito po iyon. So, clear dito kasi nga ay siguro nag-shovel kanina tapos biglang nagsaboy sila ng snow. ng salt. Ayan ang epekto na yan. Nilalamig na. Pero this one, look at this. Ang ganda, diba? Aha! Andito na ako sa work. Babush na. Merry Christmas na.